Okay, iba talaga ang dating pag bago ang motor, di po ba? Ito katulad ng nasa likod natin. Bagong kuha lang po ng ating kasamahan sa trabaho. Pero alam naman natin, siguro mga kulang-kulang 2 taon na since na na-release itong motor ng Suzuki Borgman 125. Nakapag-review na po tayo ng ganito, pero ano ho, marami tayong error na gawa. Kaya dito siguro itatama natin yung ating mga pagkakamali. 3, 2, 1. Nagandahan po tayo dito sa Suzuki Borgman. Although isa to sa siguro na bully na rin na scooter. Kasi nga po, ang una nating mapupuna sa Suzuki Borgman, although ang ganda ng kanyang body, ng kanyang dimension, ayan, kita nyo naman po, sa 125cc na scooter, malaki ang kanyang width o bulky, macho, ayan. Kaya ang ganda nito sa kalsada, lalo't kulay white nga po. Yun nga lang po, talagang medyo hindi tayo nagandahan sa kanyang rear tire. Dahil sumusukat lang po ng 90 by 100 by 10 ang kanyang diameter. So, ang liit po talaga nito. Ngayon, mayroong lumabas ang Borgman. Kung hindi ako nagkakamali, parang ipinarehas na po ang kanyang size ng front tire. Kasi ito, D12 po ang ano nito eh. Pinaka-diameter nito. So, mas maganda pag naging parehas na silang D12 sa harap at likod. Bali, balansi na sila. Tapos, ano naman po siya, mataba ang kanyang sukat. Dahil ito po sa harap ay 90 by 90 by 12 ang kanyang sukat. So, kung itong likod po ay 90 by 100 by 12 na magiging 12, ay sa tingin ko naman, hindi na ito mabubuli itong scooter. Pero alam niyo po, sa ginawa nung kasamahan ko, ito, napakagwapo naman po, di po ba? Dito lang po ako natutuwa eh, di ba? So, sa kanyang bracket, ayan o. Pag NMAX po yung kanyang bracket, kaya kakatuwa po, pwede rin po pala parang sa RFI natin, pwedeng gamitan ng mga accessories ng NMAX. So ito, itong windshield na to, baka familiar sa inyo to, i-inarbor na po sa atin ng aking kasamahan. Ayan, ito. Kaya sa nakatambak sa bahay, ito na, okay na. Ginamit niya ito, pang NMAX din po to, saka itong ating side mirror. Kaysa nakatago lang, maluluma, ito yung magamit na rin. Ayan po, gwapong-gwapo po. Ilang kursonado talaga niya, hinaluan niya ng kulay gold ng mga sticker. Ito ho, magaling din naman siya sa color combination eh, oh. Ito po, magkabila, sticker lang po ito ha, hindi ho ito kasama sa side mirror. Kasi ito, ayan, yung mga nakasulat po. Shout out DJ Nila. Okay. So ito po, bago ko gamitin, kasi yung ating ni-review last year, eh, hindi ko ho na-testing yung ano dahil wala nga hong battering naka-install. So ito, matitignan natin yung performance niya. Hasakyan natin maya-maya. Pero unahin lang natin itong kanya mga in-upgrade. Kita naman po natin. Siguro, nasa isang buwan pa lang po sa kanya itong Borgman. So ito, nilagay niya ho ng cellphone bracket dito. Ayan, kulay gold. Then yung kanyang handle grip. Ito, gold na rin na ng kanyang color na ginamit. So na yun, naglagay rin siya rito ng blind spot mirror. Then ito yung kanyang matting. Ayan, ito in order niya to online sigurado. Siguro kukunin ko yung mga link para doon sa mga naka Borgman na gustong umorder din. Kasi alam ko mahirap po makakuha ng mga accessories o mga parts ng ano Borgman. Okay, maganda naman po eh. Bagay na bagay ang kulay. Then ito, naglagay na rin siya ng kulay white na seat cover. Ito, mukhang matibay ito kasi makapalang plastic eh. Tapos bukod pa yung nasa loob na cover niya. So ito, ang malupit. Itong kanyang ano, alloy na top box. Smoke ang tatak. Okay. Okay, bali, tinitigan natin ng malapit yung kanyang mga ginamit na pintura. Ito nga po dito, naka glossy black po siya.
Then itong pinaka main color niya ay nasa na rin po, parang glossy white. Then ang kanyang mga headlight ay mukhang okay, LED po itong pinaka main headlight. Then nakabulb po yung kanyang mga signal light. Okay, then sa likod, okay, bulb din po ito yung signal light. Okay, ito ang maganda po eh. Naka chrome yung kanya pong emblem, naka emboss siya, kaya ang ano po tignan, ang decente po tignan. Okay, maulan po ngayon eh, kaya lagi marumi po itong motor ng ating kaibigan. So dito nga po sa rear brake niya, naka drum brake lang po, then naka hydraulic suspension po dito sa rear. Then yung sa harap po niya ay yan, single disc at ano po, telescopic fork ang suspension sa front. Okay, medyo malaki po ang kanyang gulay board. O ito po, pag mag-extend tayo ng pa, lalo na sa mga hindi katangkaran, tama-tama lang po ito. So ito po, meron po siya ritong packet dito sa left side na meron na rin pong charging port na nakaabang. Yung nga lang po, bibili pa po tayo ng 12 volt socket para dito, para makapag-charge tayo sa ating cellphone. Ayan, medyo ayan, malalim po. Okay, tapos dito sa kabila, open naman po, walang takip. Malalim din po, almost pareha sila ng sukat nung pocket niya dito sa left. So ito po sa right pocket niya. May ayos din po, tamang-tama rin po dito ang cellphone, mineral water. Then naka, ito pong kanya ignition. Okay, disusi po, datan yung kanyang ignition lock o shutter lock. Ayan. Okay, yun lang ano na napansin ko, medyo nakaharang po ata itong pinaka cellphone bracket dito sa ating instrument panel. So baka hindi natin makita yung kanyang mga nilalaman o mga naka-display, kagalimbawang natakbo na tayo, pero mukhang nasisilip naman. Kasi okay, dito sa taas ay mataas naman eh, pag mataas ang nakasakaya yan po. Then ito, naglagay na rin siya dito ng extra pang kabita ng cellphone. Nga pala mga ka-riders, ang price po nito ngayon, chinek po sa Google ngayong 2023, nasa 82,400 po ang kanyang cash price. So siguro sa installment, magbigay na lang ako ng mga link sa mga information. So ito po ang kanyang susi. Ayan, ito po ang itsura ng kanyang susi. Then bubuksan muna natin ito, naka ano niya, safety lock niya. Ayun. Ay, lumabas na yung pinaka ignition niya. So ito, saksak mo natin. Okay, pagbukas. Okay. Okay, ito, medyo maliit yung kanyang screen, pero ito yung pinaka main information na kailangan natin, nandito naman. So ito nga po, sa gitna yung kanyang speedometer, fuel gauge, orasan, odometer, itong nasa ilalim. Okay, sige, try na natin. Kasi nung na-vlog ko yung last year, yung Bergman to, hindi ko nagamit kasi wala nga po naka-install na battery. So ngayon, matitingnan natin yung kanyang performance. At chill-chill ride lang tayo habang bakante ako ngayong oras. Di, try natin itong ating Bergman. Ayos talagang tambucho nito. Eh. Dito ako nag-a-attract ng gusto eh, sa kanyang sport type na muffler. Parang futuristic ang dating eh. Oh, parang ililipad tayo nito. Okay, air-cooled po siya. Ayan. Mamaya, tignan natin yung kanyang U-box ha. Pero takbo muna tayo. Okay. Taba muna. Okay, isang kamay lang po tayo. Asensya na. Okay, dito ang kanyang push button. Sa to kasama na po ng kill switch ang kanyang electric starter. Oh, ba't parang lakas nitong humatak ah. Medyo maingay siya no? Siguro ay ano lang, meron lang iaayos. Kaya patakunin na natin. Okay, sa unang piga, ano agad siya, arangkada agad.
Kaya kahit maliit ang gulong, inisip ko pag maliit ang gulong, parang mabagal humakbang. Pero hindi ho. Iba. Iba ang ano niya. Pagbiga, talaga arangkada agad. Hindi lang natin lang. Tatanungin natin yung may-ari kung ito ba ina-upgrade niya o pinagalaw na niya yung CVT. Pero tingin ko naman na hindi eh. O eto. As usual, kaparehas ng mga ibang motorsiklo, pag bago talaga ang motor, eh maganda tumakbo yan. Malalaman natin ang performance ng isang motor pag talagang tumagal na. Pero ito, ayan, chill ride lang. Ayos man. Medyo may mga umaalog kasi siguro itong mga accessories na nilagay niya, baka hindi mahigpit ang pagkakakabit. Pero sa engine naman niya ito, pinapakinggan natin. Okay naman. Tahimik siya. Okay, yun nga lang talaga maipipintas natin ang itong gulong niya. So, talo tayo pagdating sa baha, lalo dito sa atin, tag-ulan na ngayon, ay hindi tayo makakalagpas pag ito ang gamit natin. So, ang magiging advantage nun, hindi huwag tayong sumapak sa baha. Hindi katulad ng iba na, porque malaki ang gulong eh, banat ng banat. Kaya ayun, tirik pagdating ng ano, nasa gitna na. Pero isa pa rin namang advantage para sa ating mga hindi matatangkad na riders pag itong Borgman ang gamit natin. Wala tayong problema na ma-out of balance o mabubuwal tayo dahil abot-abot natin dahil nga po mababa lang ang kanyang gulong. Nakakatuwa ang mga bagong labas na scooter ngayon. Habang tumatakbo ang panahon, talagang nag-upgrade siya, nagle-level up, kumbaga. Paganda na paganda ang kanyang design, ang kanyang mga engine. Yun lang talaga, let's face the reality. Kailangan talaga yung presyo, yun ang paghahandaan natin. Yun ang ano eh, name of the game. Pero talaga, ipon-ipon tayo sa mga mahilig ang motorsiklo. Pagka gantong meron kayo nagugusto ang motor, ipon-ipon lang, makukuha nyo yan. Okay, titigil muna tayo, medyo naulan eh. Ay, dito muna tayo. At i-check natin yung kanyang U-Box. Bali, ang natatakbo pa lang nito ay eto po. Nasa 2,000 plus kilometers. Kaya bago-bago pa po ito. Okay, isa pa po. Ito, ay, hindi, ulitin natin. Ayan. Kasi dati ang nabanggit ko, may kill switch yung kanyang side stand. Pero ito, tingnan natin kung meron ba. Kasi wala po ito eh, alam ko eh. Ayan, gamitin natin yung side stand. Pero ito meron po oh. Ewan ko ba. Kasi last time talaga, nalilito na ako ngayon dito sa Suzuki Borgman. Kasi yung review ko last time, nabash pa nga po ako dun eh. Ang sabi, wala daw kill switch yung side stand. Pero ito po, nakita nyo naman, namatay yung engine niya nung nag-side stand tayo. Diba? Sige, ulitin natin. Baka hindi totoo. Okay. O baka naman talagang dinagdag na sa feature nitong bagong labas na mga Suzuki Borgman. Pero ito po, ano rin to? Siguro last year o December lang nakuha itong anong to? Scooter na to. Okay, ayan ha, nakabukas po ang engine. Oh, meron po talaga siya. Positive, confirm, meron siyang kill switch sa side stand. Ayan. Okay, sige, bago tayo abutin ng ulan, tignan muna natin itong kanyang U-Box. Dali, isang bato tinitignan. Ayun, dito sa seat open. Ayan. Yun, tumunog na. Okay, ito ang kagandahan kay Borgman. Malaki po ang kanyang U-Box. Parang nasa 21 liters po ang capacity dito. So, dito, tingin ko naman kasya na po dito ang isang full face helmet. Kung hindi man siguro, baka yung mga maliliit na full face helmet lang ang kakasya. So, ang daming gamit na nakalagay ni sir ano rito. Okay. Then, ang gasolina niya, meron po siyang capacity na parang 5.6 liters. Pero be-verify natin at baka mali ako.
Okay, muli, maraming salamat po sa ating mga ka-riders. Tawag lang lamang pong kakalimutan, chill ride lang tayo lagi. Ingat lang sa pagmamaneho at ang buhay po natin na hindi natin masasabi. At baka nakapabayaan natin ay kuhain agad. Okay, like, comment, and subscribe po sa ating channel. Salamat po.